Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Yung naranasan niya si Lord, pag-awitan pa lang natin, talagang bumaba na yung presensya ni Lord sa bawat isa sa atin. So, mapalad po tayo dahil nandito tayo sa araw na ito, sa oras na ito. And I believe, there's a power in the name of Jesus. Amen, mga kapatid. Want to be a total change in his life right now. Amen, mga kapatid. Kailangan po natin ng total change, pagbabago sa ating buhay. Dahil kanina pa lang talagang sabi ko, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Sa bawat pag-aawitan pa lang natin, mga kapatid, talaga yung presensya ni Lord ay siyang bumaba sa ating kalagitnaan. And I believe this day is a great day. This day is the victorious day to worship God in spirit and in truth. And I believe yung world na inihain ng Panginoon sa bawat isa sa atin, our journey of life is to come back to Jesus. Pagbabalik loob sa Panginoon. Kailangan po tayo na magbalik loob sa Panginoon. Sino man po yung mga nanghina sa spiritual, sino man po yung hindi pa nakakakilala kay Lord, sabi ka ni Lord, come, sabi nga ng Panginoon. Halika, sabi ng Panginoon. Lumapit ka sa akin. So, let's all stand, mga kapatid. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 1, verse 9 to 10. Pagpalain po ang salita ng Diyos sa araw na ito sa bawat isa sa atin. Basahin po natin 2 Timothy chapter 1, verse 9 to 10. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. 10 po. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Let's pray. Purihin ka, Panginoon, sa aming buhay sa araw na ito. Lord, marami pong salamat, Ama, dahil sa pag-aawitan pa lang namin, Panginoon, punong-puno na kami, Panginoon, ng iyong dakilang presensya sa aming mga buhay. Tunay nga po, O Diyos, inihanda mo po ang bawat isa sa amin sa araw na ito upang pakinggan muli, Panginoon, ang iyong mga salita na siyang patuloy na inihahain mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na ito po ay magsilbing kalakasan po namin sa aming espiritual na pananampalataya. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang salitang ito na siyang inihain mo muli sa aming buhay ay magiging salita na buhay, na ito po ay tutupo at magre-rema, Panginoon, sa bawat makakarinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Itagoy niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Wala po akong kakayahan, Panginoon, na ibahagi ito, subalit nananampalataya ko, Panginoon, ng iyong banal na espiritu ang siyang tagapagturo sa bawat salita na mamumutawi sa aking mga bibig. Lord, pagpalain niyo po ang salitang ito sa aming mga buhay at lalabas po kami, Panginoon, sa lugar na ito na magkakaroon po kami, Panginoon, ng total change sa aming espiritual na pananampalataya. Marami pong salamat, Ama. Ganun din po, Panginoon, kung ano man po, Panginoon, ang mga pagkukulang namin sa iyo, ano man po ang mga bahid ng kasalanan, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon, Lord, kami po ay humihingi at nagpapakumbaba sa oras na ito. Patawarin niyo po ang aming mga buhay at inaanyayahan ka namin, banal na Espiritu, ikaw lamang ang siyang manahan sa aming mga puso't isipan at sa buo naming pagkatao. At simula sa oras na ito, Panginoon, nanamnamin po namin, O God, ang mga salita mo na siyang patuloy na iahain mo po sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat, banal na Espiritu. Sa iyo lamang po ang papuri, pagsambat, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Sa ating buhay, mga kapatid, mayroon po tayong mga great tragedy of life. May mga trahedya na kung minsan ay yun ang ginagamit
ng kaaway kung paano tayo manghina sa ating espiritual. Ito po yung minsan sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating kapatid, at kung ano pa man minsan, yung mga trahedya na yan, na kung minsan tayo ay tumatalikod sa panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Subalit, sabi ng Panginoon sa chapter 9 po, mga kapatid, ngunit, chapter 9, sabi niya po na siyang sa atin ay nagligtas. Ang Panginoon mismo, siya yung nagligtas sa bawat isa sa atin. Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa niya, between you and God, God will save you. Sabi niya, at sa akin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Iba po pala yung pagtawag ng Panginoon, hindi pagtawag po ng tao. Kasi pagtawag ng tao, minsan ini-tsupera mo yan. Minsan binabaliwala mo. Tinawag ka ng kapatid mo, magulang mo minsan. Parang wala kang narinig. Pero once na narinig mo ang boses ng Diyos, which is the audible voice from God, which is the Word of God, ibang pantawag po pala. Ito yung tatanim sa bawat puso ng makakarinig ng kanyang salita. At sabi niya, hindi ayon sa ating mga gawa. Hindi rin ayon ito, mga kapatid, sa ating mga ginagawa, which is, sa bawat ginagawa natin sa ating buhay, kailangan nangunguna pa rin ang Lord, dahil si Lord ang siyang nagbibigay ng wisdom kung paano mo gawin ang mga bagay-bagay habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. So ang gawain po, mga kapatid, hindi po pang sarili, pang kalahatan. Amen po ba, mga kapatid? Sabi niya, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya, by His grace, we are saved. Dahil sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na ipinagkalob niya sa bawat isa tayong tayo ay naligtas. At sabi niya doon, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Buhat pa nung una. It means to say, bago natin nakilala si Lord bilang personal Lord and Savior natin sa ating buhay, na itanim na yan, mga kapatid. Once na ikaw ay lumayo sa iyong spiritual, hindi kailanman ay hahanapin ka pa rin ng Panginoon. Dahil natamnan ka na eh. Simula noon hanggang sa panahong walang hanggan. At ngayon, pag ikaw ngayon ay nagpapatuloy, you must walk to the Word of God. Kung ano yung panawagan ng Diyos sa buhay mo, dito mo unti-unting marirealize kung ano yung pagbabago na malalaman mo sa pamamagitan ng kanyang salita. There's a total change, mga kapatid. Kailangan po natin ito. Kailangan ko rin po ito, mga kapatid. Sabi niya po sa verse 10, tuloy po tayo, kuya. Sabi niya, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Nahayag ngayon, mga kapatid. Kanina, nahayag talaga. Naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Nahayag. It means to say, nangganap, nangyari. Hindi pa pwedeng hindi magaganap. Nasa sayo lang yon, mga kapatid. It's up to you. According to your faith to the Lord. Amen, mga kapatid. At nagdala sa liwanag ng buhay at nang walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito po pala, which is the Word of God. Hindi kailanman masisira ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, hindi kailanman magmamaliw. New every morning. Maraming nakapaloob sa Bible, but it is a figurative. Babasahin mo yung isang memory verse sa Bible. Once you have to meditate the Word of God, habang ikaw ay nagmi-meditate ng salita ng Diyos, maraming nire-reveal si Lord sa'yo. At sa pag-reveal ng Panginoon sa bawat salita niya, unti-unti kang nababago. At dun mo nare-realize sa sarili mo, Lord, mali pala. Although ang ginagawa ko, ang alam ko dati ay para sa'yo, pero mali pala. Which is means to say, lahat ng bagay na ginagawa mo na hindi alam ng Diyos, mali pala yun. Amen, mga kapatid. So praise God. So God calling a people to believe in Jesus. Amen, mga kapatid. Ang Diyos Ama ay tumatawag ng mga people na maniwala at manampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. Isa pong kaparaan ng Diyos kung paano niya isinisilwalat ang kanyang salita sa pamamagitan ng church, which is yung gawain. Like now, yung ginagawa po natin. Ito po ang isang kaparaanan ng Panginoon kung paano siya magpapakilala na siya ang Jesus sa ating buhay, na siya yung totoong Diyos na buhay, na kailanman saan ka magpunta, hindi ka niya hahayaan na mapapariwara. Amen, mga kapatid. Glory to God. Like preaching, teaching, like sa mga posts, yung po yung mahiling mag-post sa Facebook,
ng mga Word of God. That is, yan din po ang ginagamit ng Panginoon. To share the gospel, to share the Word of God throughout the world. Mapalad po tayo dahil mayroon ng internet, pwede na po tayong makapag-send messages. Dahil noon, mga kapatid, naabutan ko rin to. Pag nakakausap mo yung mahal mo sa buhay sa pamamagitan ng sulat, iba pa, kung walang sulat, telegrama, matagal. Ang masaklap po noon, kung hindi dumating sa iyo yung sulat, pero ngayon, pahaitik ng pahaitik na po ang teknolohiya. Pero for God's glory, mga kapatid, gamitin po natin ang mga bagay-bagay na ito ayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Amen, mga kapatid. So praise God. Glory to God, mga kapatid. Sabi niya doon, kailangan, there's a time, darating po yung time talaga na darating ang right time in a right place na ikaw ay tatawagin ng Panginoon. Unang-una, napansin ko po doon bilang spiritual, mga kapatid. And glory to God, isa rin po na tinuruan po ako ni Lord. Mahaba po ang pasensya. Number one, you have a patience. Pasensya lagi. Kasi ang Kristiyanong walang mahabang pasensya, maiksi ang kordon, madaling matisod, hindi kailanman lalago, which is naiinip. Habang ikaw ay naiinip sa paglilingkod, supposed to be, nandyan na yan eh, nakaprepare na yan yung mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa bawat inip, kainipan ng ating isipan sa paglilingkod sa Panginoon, hindi na natin naaantay. Which is meant to say, yung blessings na nakapangalan sa iyo, which is the Word of God, regalo po ito ng Panginoon, mga kapatid. This is the gift of God unto us. The whole chapter of the Bible is the love of God. The heart of the Bible is from John 3:16, which is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not be perished, but have everlasting life. Iyon po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming naiinip dahil nawawalan ng pasensya. Gusto nila shortcut. Maglingkod ngayon, gusto na nalangin ngayon, Lord, gusto ko ng ganito. Ine-expect nila kagad kasagutan ng Panginoon. No, mga kapatid. Kailangan, antayin mo yung boses ng Diyos na para sa'yo. At tiyak, pag inantay mo yun, magaganap sa buhay mo kung anuman ang inaasam mo sa buhay na mangyari. At sisiguraduhin ni Lord na talagang mangyayari. God knows the desire of our heart, mga kapatid. Hindi ko man alam, hindi man natin alam yung mga bawat katabi natin, mga kapatid, hindi natin alam kung ano po ang sitwasyon ng kanilang mga buhay. Subalit, ang Diyos, ang inakamalaking Diyos, God is interceding to each and every one of us. Nalalaman niya lahat kung ano yung nilalaman ng ating mga puso't isipan. Alam niya kung totoo ka sa Kanya. Amen, mga kapatid. Glory to God po. Basahin po natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, mga kapatid. Ito po yung perfect timing of God. Yung tinasabi nila, Lord, ito na talaga. This is the right time in the right place. At magaganap talaga yung panawagan ni Lord sa buhay mo. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Sa isang tao po kasi, kailangan mahinog muna yan eh. Hindi pa pwedeng hilaw. Pag hinog na yan, mga kapatid, sigurado yan. Yung hinog, masarap kainin. Totoo po yun. Pag hilaw, maasim. Sabi niya po doon, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niya. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, sa ating mga puso. Na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Hindi natin matalos ang ginawa ng Diyos mula simula pa hanggang sa wakas. Kaya minsan, mga kapatid, na-amaze kay Lord, bakit nagaganap sa akin ganito? Lord, bakit nangyayari sa akin yung mga ganito? Example po natin, mga pagsubok. May mga instances po kasi, mga kapatid, nangungusap ang Panginoon sa bawat pagsubok. At dun po tinitignan ni Lord kung gaano ka katatag maglingkod sa Kanya. Dahil habang may pagsubok, magpapala yan, mga kapatid. You have to praise God. Ako po, for the glory of God, pag may dumarating na pagsubok, I'm praising the Lord. Why? Behind that testing, behind that circumstances, is the promotion of God. Amen, mga kapatid. Once na napagtagumpayan mo, mga kapatid, ang mga pagsubok na inaalaw ng Diyos sa buhay mo, it means to say, ikaw ay lalago spiritual. At ikaw ngayon ay talagang makikita talaga sa'yo
yung ikaw ay totoong naglilingkod sa Panginoon. So wala pong bibigay, mga kapatid. Bawat pagsubok, malaki, maliit ang pagsubok, ang tignan po natin, mga kapatid, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay ang pinakamalaking Diyos sa lahat. Kahit sa kabundok ang problema, tuldok lang yan sa Panginoon. But may pananampalataya na, mga kapatid. Faith without action is dead. In His perfect time, the answered prayer ay magaganap sa buhay mo. Sa isang tao nga po, balik tayo sa nang kanina, may mga tao po na hilaw. Opo, totoo po yun. May mga nasisiran po tayo na mga tao na narinig lang nila, okay, in-invite mo sila, okay. But, ang taong hilaw po kasi pag hindi pa siya hinog, it means to say, napakahirap akayin. Pero ang pinaka-importante po doon, mga kapatid, you have done your part. Ginawa mo yung party mo, na ibahagi mo yung salita ng Diyos, na itestify mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. And I believe the power of testimony, yan ang uumpisahan ka ni Lord kung paano ka makapag-akay ng kaluluwa at madala mo siya sa church. And glory to God for my testimony from my first time in being a born-again Christian. Talagang norid-norid po ako sa salita ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo po kung ano po yung ginawa mo noon habang ako po ay nakikipag-usap sa mga tao. Sinasabi ko lang po yung kabutihan ng Lord na ginawa niya sa akin. Kasi ikaw yun eh, nangyari sa'yo. Once na ang bagay ay naganap sa'yo, expect the big things. Yung kakausapin mo na tao, si Lord mangungusap sa kanya. At doon magkakaroon po siya ng conviction. Sa pamamagitan ng banal na espiritu na nanahan sa iyong puso, there is a conviction. Kinakausap mo pala niyan, kapatid, umiiyak na yan. Nagkakaroon na ng manifestation, and I believe, sa bawat manifestation na yan, nagkakaroon po siya ng total change. Nababago. Nababago yung aura ng mukha niya, nababago yung sitwasyon ng pananaw niya sa buhay, at sisiguraduhin ko, mga kapatid, diyan siya mag-uumpisa na maakay mo siya, madadala mo siya sa church. Amen, mga kapatid! Glory to God! At isa pa po dun, to believe in Jesus as a Lord and personal Savior, mga kapatid. Hindi lang pwede na nagbabasa ka, ngunit hindi ka naniniwala kay Lord Jesus being a personal Lord and Savior, hindi rin po pwede, mga kapatid. Basahin po natin, mga kapatid, sa Romans 10, chapter 8, verse 10. Ito po yung kung ano yung lumalabas sa bunganga nang galing sa puso. Ito po, basahin po natin, Romans 10, verse 8 to 10. Ayan po, mga kapatid. Datapwat ano ang sinasabi nito, ang salita ay malapit sa iyo. Salita ng Lord malapit sa iyo. Totoo po yun, mga kapatid. For how many times nangungusap ang Diyos sa bawat buhay natin? Sa mamamagitan ng kanyang salita, malapit talaga sa atin. Sa iyong bibig, in your mouth. Sa bawat salita na lumalabas sa iyong bibig, there's a power. There's a power in confession. There's a power in the name of Jesus. At tiyak, mga kapatid, very powerful. Sabi niya doon, at sa iyong puso, in our heart. Kanina sabi niya, malapit sa iyong bibig, at sa iyong puso. Unang-una po doon, mga kapatid, kung ano yung nasa puso, yun ang lumalabas. Marami po kasing lumalabas lang sa puso, wala sa puso. Kristiyanong unyango yun, mga kapatid. Kristiyano po yun na makikita mo lang magsalita pero ang gawa, nasa loob niya mali, marumi pa rin. Ganun po yun. Kaya importante po, mga kapatid, unang-una puso, pag lumabas sa bunganga, magpapala blessings lahat. Nagkakaroon ng purification, mga kapatid. Sa mga katuwid bagay, ang salita ng pananampalataya na aming ipinangaral, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon ay sasampalataya ka sa iyong puso pa rin, na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Amen, mga kapatid. If you believe God is raising up from the dead, and you will be saved. Totoo po yun. Dahil ang Panginoon, hindi po siya totally namatay. Yung iba kasi, like sa mga unbelievers, pinako nila si Lord, nandun pa sa cross. Totally pinako nila si Lord, nandun pa, patay pa ang kanilang Diyos. Why? Ang cross nila may tao. Ibig sabihin, in-emphasize nila ang Diyos ay nahihirapan pa rin. But 2,000 years ago, victory na po, nagkaroon po ng victory sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo. Kaya makikita nyo po bilang a born-again Christian,
Ang cross para sa atin, wala na pong tao. Cross na lang po siya. It is symbolized, it is a victorious victory dahil napagtagumpayan ng Panginoon ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo para sa akin, para sa atin lahat, and to the whole world. Which is siya yung unang nagbigay ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya ang kailangan ko, tayo rin mismo, we have to ibigay din natin ang buhay natin sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen, mga kapatid. Glory to God. Then, dito natin makikita, mga kapatid, ang pagbabago. Habang tayo po ay sumusunod, nananahan sa salita ng Diyos, there is a total change. So, may mga words po na pinagkaloob ni Lord, share ko po sa inyo. Just examine your cert, mga kapatid, kung ang word na ba na ito ay naganap na sa buhay mo. Number one, we see the Bible as our source of hope. Habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nakikita mo sa Biblia na ito ang kapayapaan. Nagkakaroon ka ng kapayapaan sa pagbabasa mo ng Bible. Nabubuksan ka unti-unti. Unti-unti kang binubuksan ni Lord. Amen, mga kapatid. Kailangan pa rin, you must have to humble yourself before God. John 3:20. Habang ikaw ay nagpapakumbaba sa Panginoon, si Lord ang siyang nagmamataas sa iyo. Wala pong Kristiyano na mapagmataas ay tumaas, no? Bumabagsak po yan bandang dulo. Amen, mga kapatid. Basahin po natin sa 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4, mga kapatid. Ito po yung Bible. Unang-unang binigay po ni Lord Bible. This is the Word of God. 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Ito po yung naniwala ka, nanampalataya ka, faith and belief. Ito po, yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ng bawat, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Kabuhayan at kabanalan. Kailangan po, magiging banal po tayo. Hindi lang po nagbabasa nga ng Bible, pero hindi naman nakikita sa'yo. No. Sabi niya doon, tuloy po natin, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin, sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Amen, mga kapatid. Dito po natin naliliwanagan, once na nagkaroon po tayo ng pagbabasa ng Bible, magkaroon po tayo ng faith and belief. Manampalataya ka at maniwala ka, magaganap sa buhay mo. Hindi pa pwedeng nagbabasa ka, hindi ka naman naniniwala. Useless pa rin, mga kapatid. Kaya marami pong nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi nagaganap sa buhay nila, hindi nagre-rema dito. It means rema, yung natupi nga po ni Pastor before about rema and logos, ito po yung naitanim sa'yo. Kumbaga, nagkaroon po siya ng namarkahan ka sa kanyang salita. Once na ikaw ay namarkahan ng salita ng Diyos, talagang totoo yun, magaganap sa'yo. Kailangan pala maniwala ka. Hindi pa pwedeng nagbasa ka lang, hindi ka naniwala, no, hindi fake yun. Binasa mo lang, lumabas dito, walang sumiksik. Paglabas mo sa labas, ganun ka pa rin, walang nagbago. No change. Dahil hindi ka naniwala, hindi ka nanampalataya, no change. Nagbasa ka nga, pero hindi ka naniwala, no change, mga kapatid. Amen, mga kapatid. So ang discouragement, mga kapatid, kailangan ma-turn over sa encouragement. Which is minsan may mga discouragement sa bawat isa. Nadi-discourage nga tayo minsan, eh, di po ba? Sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, minsan tinatamaan tayo. Lalong-lalo na yung hindi pa gaganon-ganon pa, hindi na bumabalik, why? Nadi-discourage siya. Pero alam niyo po, mga kapatid, the discouragement is the word to become an encouragement sa bawat isa. Dahil habang ikaw ay nadi-discourage, patuloy ka na nagkakaroon ng encouragement. Dahil yung salita na to, tumama sa'yo, lumundag yung salita sa'yo, lumundag sa puso mo, tumanim sa buhay mo, nagrema, doon ka nagkakaroon ng encouragement. There's a total change, mga kapatid. Habang ikaw ay nagkakaroon ng encouragement sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng unti-unting pagbabago. Total change. Amen, mga kapatid. So, pangalawa po, yun po yung number one. Then the second one, mga kapatid, we learn to pray and worship more intimately, mga kapatid.
Amen. We learn to pray and to worship intimately. Ano ba ang intimately? Malaliman. Intimate relationship with God. Hindi po mababaw. Mababaw, it means to hindi ka mag-enjoy. Subukan mang maligo hanggang dito lang. Hanggang tuhod. Makakalangoy ka ba? Hindi. Pero pag malalim, mag-i-enjoy ka. So ang hinahanap po ni Lord, we must have the intimate relationship with God to pray and to worship Him within a spirit and in truth, mga kapatid. Habang nagpupuri po tayo kanina, mga kapatid, nakaka-bless. Grabe. Talagang grabe yung luha na tumutulo sa bawat isa sa atin. So, napakapalad po natin, mga kapatid. Basahin po natin ang Romans 12, chapter 1. Ito, the true act of worship, mga kapatid. Romans 12, chapter 1. Ito po, mga kapatid. Ito po yung true act of worship. Eto, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Buhay, mga kapatid, hindi pala, buhay. Banal at kaaya-aya sa Diyos na siyang inyong katampatan pagsamba. Buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. It means to be, pag nagpupuri ka, kailangan may buhay. Hindi pwedeng slow motion, no. With boldness. Gawin mo yung gusto mo habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. And I believe, si Lord nagagalak. Nakikita ka ni Lord eh. Masaya ka na nagpupuri, nag-i-enjoy ka dahil nandun ka sa presensya ng Panginoon. Kaya mapapansin niyo po, mga kapatid, bakit yung katabi ko tahimik, bakit si ganito ganyan. Depende po sa iyo yun, mga kapatid. Habang ikaw ay nagpupuri, pagbukas yung puso mo sa pagpupuri sa Panginoon, diyan ka uumpisan ni Lord na dumulog sa kanyang trono. Sa pag-aawitan pa lang, nagkakaroon po ng purification, sanctification, at yung climate sa lugar, maganda po yung mararanasan mo. Then, sa prayer po, mga kapatid, kasama pa rin ang prayer. Hindi pa pwedeng worship ka lang tapos walang pray, no. We learn to pray, to worship more intimately. Kasi po, napapansin niyo po habang nag-aawitan, mayroon pong nananalangin, nag-pray-pray. Di po ba? Why? Yun po yung pakikipagpanayam natin sa Panginoon habang tayo ay nagpupuri sa Kanya. Hindi po pwede na tayong dalawa, kuya, nag-uusap tayo. Salita lang ako ng salita. Ikaw hindi nagsasalita. Nakakaintihan ba tayo? Hindi. Kailangan magsalita ka rin. So, with conversation to God, we have to pray, Lord, this is my act of worship. Katagpuin mo po, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-awit ko na ito. Lord, nagagalak po ang aking puso dahil nararanasan kita. You have to pray. Pray every day. Habang ang tao, ang totoong Kristiyano ay nananalangin, talagang yung pundasyon niya, mga kapatid, hindi kailanman pitik-pitikin ng kaaway. Dahil ano po siya, covered po siya ng panalangin. Kaya kailangan po, bilang a church family member, we have to intercede each and every one of us. Magkaroon po tayo ng pagpapanalanginan sa bawat isa. Especially, mga kapatid, number one, napansin ko po doon. At ito talaga yung nire-reveal lagi ni Lord sa buhay ko. First, you have to pray to your pastor. Do not pray na hindi mo sinama ang pastor mo. Totoo po yun. Why? Siya po ang ginagamit ni Lord para tayo ay lumago spiritual sa pamamagitan ng kanyang buhay. Nagkakaroon po ng kaliwanagan ang salita ng Diyos. Kailangan po mga kapatid, i-include po natin lagi ang ating mahal na pastor sa panalangin. Then after that, our family in the church, then our family outside the church. Kung sino man ang nire-reveal ni Lord, kasi habang nag-i-intercede ka mga kapatid, maraming pinapakita yan si Lord. Kailangan, aksyonan mo yon, ipanalangin mo po. Amen, mga kapatid. Dalawa na po yon. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, mga kapatid, malalim kang kausap. Amen. Praise God. Sige nga, ulitin mo, malalim kang kausap. Amen, mga kapatid. Malalim talaga. Praise God. Hallelujah. Grabe si Lord, no? Alaga yung pagtuturo niya, mga kapatid, napakabuti ng Lord. Sa number 3 po, mga kapatid, we become part a Christian family.
Kailangan din po na maging party po tayo ng Christian family. Amen, mga kapatid. Hindi po pwede po na sabi ng iba, nandito naman ako sa bahay. Nananalangin naman ako, nagbabasa pa rin ako ng Bible. Hindi okay na ako, dito na ako sa bahay. Yung iba nga, in-invite mo, kontento na ako sa religion ko. Masaya na ako rito. Sisiguraduhin ko, mga kapatid, yung kasiyahan na yan, panandalian lang. Amen, mga kapatid. Pero ang kasiyahan na nanggagaling sa Diyos habang ikaw ay dumudulong, nakikipag-isa sa gawain ng Panginoon, ito yung joy of the Lord is our strength. May himaya it din. The joy of the Lord is our strength. Yun po yung kasiyahan, mga kapatid, na hindi maputol-putol. At sisiguraduhin ni Lord, at sisiguraduhin ko, mga kapatid, for the glory of God. Hanap-hanapin mo ang gawain ng Panginoon once na ikaw mismo ay binago ng Panginoon, nagkaroon ng total change sa iyong buhay. Amen, mga kapatid. At magaganap po doon yung sinasabi ng Lord sa Hebrews 10:25, do not neglect brothers and sisters in Christ, magpalakasan kayo up to the end of the days. Huwag nating kaliligtaan, mga kapatid, fellowshipping with the co-brethren in Christ up to the end of the days. Hindi po pwede na ikaw lang, Kristiyano ka, nandun ka lang, mag-isa. Hindi po lalago ang isang Kristiyano na mag-isa lang. Kailangan mo magkaroon ka ng partner. Tingnan mo nga yung katabi mo. Partner ba kita? Sabihin mo nga. Amen, mga kapatid. Totoo po yun. Glory to God. And I believe that kung sino po yung sinusundan natin, mga kapatid, totoo po ito. Sa aking buhay, naranasan ko po ito, mga kapatid. Naniniwala po ako kung sino yung sinusundan mo, ganun ka rin. Amen, mga kapatid. Kung ang sinusundan mo, ipagpalagay natin, kalsada, maraming sasakyan, driver ka. Yung sinusundan mo, makupad. Hindi mo siya lulusutan. Ano ka, ganun ka rin, makupad ka rin. Siyempre, sumusunod ka lang, makupad eh. Kailangan, you have to overtake them. You must go out to your compulsion. Kung ano yung panawagan ng Diyos sa buhay mo, lumabas ka. At tiyak magaganap yung panawagan ng Lord sa buhay mo. At kung yung sinusundan mo na man of God, and we are so blessed for the life of our pastor, very anointed man of God po siya, mga kapatid. Nakikita po natin, hindi po lingid sa bawat isa sa atin, for the glory of God, marami po akong namit ng mga pastors. It is for the glory of God. Iba po yung panawagan ni Lord sa buhay ng ating pastor. We have to support our pastor. We love our pastor. We bless our pastor. We pray our pastor. And praise God, ang araw na ito ay birthday po ng asawa ni pastor. Amen, mga kapatid. Praise God. Birthday po ni pastora ngayon, mga kapatid. Big celebration po. Last Tuesday, talaga napakabuti ni Lord. Gawain din po yun. Birthday po ng ating mahal na pastor, mga kapatid. Ngayon, Friday, birthday rin po ng ating mahal na pastora. And I believe, si pastora ay magagalang and we pray na si pastora ay palaging mag-apoy siya sa kanyang pananampalataya na kung ano ang ginagawa ng Lord sa buhay ng kanyang lingkod. Ganun din ang gagawin niya sa kanyang kabiyak na si pastora. Amen, mga kapatid. Glory to God, mga kapatid. So once na nagkaroon po tayo ng church family, nabibuild up po dito yung acceptance, love to each and everyone, support, forgiving to each other. Acceptance. Katanggap-tanggap na. May mga tao na pumupunta. Talagang ang turing mo sa kanila. Ngayon mo palang siya nakilala, parang matagal na kayong magkakilala. Why? Ang nangingibabaw po doon, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Amen. At doon na nag-uumapaw yung love. Hindi pwede po na tayong dalawa, kuya, ngayon pa lang tayo magkakilala, bigay na ako sa hindi. No. Hindi ka maniniwala. Siyempre, hindi pa tayo magkakilala eh. Kailangan, we have the intimate relationship to the Lord. Ganun din ang intimate relationship natin sa bawat isa. Malaliman yung pagkakakilala natin. Para sa ganun, pag tayo ay nag-uusap na dalawa, ay kasiyahan. Nagkakaroon ng build up, nabibuild up yung faith, nagkakaroon ng restoration ang bawat isa sa pag-uusap. And I believe, nangyayari po ito sa bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. Glory to God po, mga kapatid. Then, support. Nabibuild up po dito yung support. Yung suporta pa rin. Kailangan, you have to support your brothers in Christ. You have to support your pastor. You have to support the ministry. All aspect na kailangan
sa gawain ng Panginoon, kailangan po yung total support, mga kapatid. Hindi po lumalago ang isang gawain ng Panginoon. Marami pong hindi lumalago ang church. Why? No total support. Si pastor lang, humahayo, walang suporta. And thanks God, glory to God, tinugon na po ni Lord ang paghayo-hayo. At marami na po, we are so blessed dahil marami mo na pong mga kapatid na nag-commit, especially for the transport ministry. We are blessed to all of you, brothers and sisters. Palagpangad po natin si Lord, mga kapatid, dahil naganap po yung panawagan ni Lord na talagang nagkaroon po ng maraming chariot, marami pong sasakyan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nandun, nagaganap na po yung suporta ng bawat isa. Then, huwag nating kaligtaan, forgiving to each and everyone. Pagpapatawad. Kailangan, malinis ka. Hindi pwedeng plastikan dito, mga kapatid. Hindi pwedeng kausap kita, Kuya Ramel. Pagtalikod mo, sinisira kita. No? Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, bawal po ang plastik. Itapon lahat ng plastik, ang lulutang sa iyong plastik. Itap plastik sa ilog, pag lumutang plastik. Kailangan po, mga kapatid, totoo. Hindi pwedeng backbiter. No? Kung sakaling si kapatid man ay nagkakasala, idulog mo siya sa panalangin dahil hindi siya yun. Ginagamit lang po siya ng kaaway kung bakit niya nagagawa yung mga bagay na yun. Katulad din po natin, wala pong perpekto na mananampalataya, mga kapatid. Ako rin po, minsan nagkakamali. But, salamat po sa mga panalangin ng bawat isa. Dahil sa panalangin niyo po, mga kapatid, sa buhay ko, dito po ako lumalakas sa aking espiritual na pananampalataya. Kayo po yung ginagamit ni Lord sa buhay ko na ako po ay lumalakas sa aking pananampalataya. Even though na may mga trials, may mga pagsubok po ako na pinagdadaanan. And I believe, dahil sa pamamagitan ng inyong mga buhay, lalong-lalo na sa buhay ng ating mahal na pastor, ako po ay lumalakas sa aking espiritual na pananampalataya. And I am so blessed with you, church. Glory to God po, mga kapatid. And number four, mga kapatid, we experience the joy of serving God and His people. Dito po natin nararanasan ang totoong kagalakan habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon together with His people. Ang tinutukoy po dito yung tunay niyang anak na tagasunod niya. Hindi yung sa sanglibutan, mga kapatid. Basahin po natin, mga kapatid, sa book of 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 31, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 31. Ito po yung the true essence of a body of Christ, yung totoong body, pamilya. Ayan po, mga kapatid. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Malaman na kagad, mga kapatid. Katawan, bawat isa, sama-sama, sangkap. It means to say, pagsangkap, may ginagawa. Hindi pwedeng sangkap ka, nakaupo ka lang. Hindi pwede. Ang ministry po, maraming kailangan ng church sa ministry. Nagwalis ka, isa na pong ministry po yun. Kinausap mo si kapatid, nagkaroon kayo ng conversation with the Word of God. Isa ministry yun, mga kapatid. Sama-sama nga, sabi niya, sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unang-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kalod na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba-ibang mga wika. Tuloy po, kuya. 29. Lahat bagay mga apostol, bagay mga propeta, pagtatanong ng Diyos po ito sa bawat isa sa atin. Lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng himala, may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag, that of what, sabi niya doon, ito po yung verse, that maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo po sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Amen, mga kapatid. Yung dulo po noon, datapwa, sabi nga, subalit, kailangan. Maningas ninyong nasayan ang lalong dakilang mga kaloob. Ito po yung mga, ibig sabihin ni Lord dito, yung mga dakilang kaloob, ito po yung mga panawagan ng bawat isa. Prophet, apostle, teacher,
May mga kanya-kanyang kuling po, mga kapatid. Iyon po yung naisin natin. We have to desire it. Once na dinisari mo yan, Lord, si kapatid, ginagamit mo na ganito, Lord, ganun din po ang gusto ko maganap sa buhay ko. Sisiguraduhin ko po, mga kapatid, nagagalak po ang Diyos sa pag-desire ng kapatid na yun. Why? Yun po yung tinatawag na holy envy. Nainggit ka dahil ang ginagawa ng Lord sa buhay niya, gusto rin gawin ng Lord sa buhay mo. Amen, mga kapatid. At ito na ituro ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Bakit still? Ibig sabihin, mga kapatid, once na naganap sa buhay mo yung mga ganyang panawagan ni Lord at ikaw ay sumunod sa panawagan ng Diyos sa buhay mo, bakit still po yun, mga kapatid? Pag sinabing bakit still, ibig sabihin nun, may pagkain ka na, may soft drinks ka pa, may tubig ka pa, may palamis ka pa. Saan ka pa, mga kapatid? Walang kulang. Completos ricados, kung sabihin nga. Kaya ang salita po ng Diyos, mga kapatid, completos ricados po ito. Nandito lahat. Kaya hindi pa pwede na binasa mo yung salita ng Diyos, kulang sa'yo. Kaya nga, pakikinig ng salita ng Diyos, sa Book of Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing to the Word of God. Sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, there is a total change, mga kapatid. Amen! Glory to God! Pang-apat na po. So, ang panglima po, mga kapatid, we realize that we can disciple others. Malalaman natin habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, dito po nabibuild up na pwede pala tayong makapag-disciple sa bawat isa. Which is, ito po ang mission ng church. Ito po ang mission ng church. Vision pala ng church. Ito po yun, mga kapatid. Matthew chapter 18, chapter 28, verse 19 to 20. Dito po magaganap sa bawat isa sa atin na ikaw ay patuloy na nagbabasa, nagkakaroon ka ng encouragement to disciple others. Tagasunod ka ni Lord, kailangan you have to disciple others. Hindi pa pwedeng ikaw lang nakakilala, hindi pa pwedeng aangkinin mo lang, sarili mo lang, no. Kaya nga, we must be blessed to be a blesser. Genesis 12 chapter 2, mga kapatid. Pagpapala po tayo sa iba, sabi niya po doon, dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun po ang vision ng church. Ang mission po is to do the vision. Amen! Sino na po bang handa na gawin ang vision ng Panginoon? Amen! Narinig po ni Lord John, mga kapatid, yung pag-imin nyo po, glory to God. Sama-sama po tayo na maglilingkod sa Panginoon. And we believe darating po ng araw, we will go to the other nation, not to serve that nation, but we will go to the other nation to serve the only one God. And I believe that God will make a way. At marami na po tayo, madalas po nga, I'm so blessed na napapansin po natin sa TV pag nasa taas po tayo, di ba? Napakasarap manood ng ganun, mga kapatid. Pero darating po tayo sa point na ganun, mga kapatid. Magaganap po yung panawagan ni Lord sa church na ito. Importante lang po, mga kapatid, magkaisa po tayo sa pananampalataya. Magkaroon po tayo ng unity. Hindi po mapupulpil ang panawagan ni Lord sa kanyang vision kung wala pong unity. Kaya ang body of Christ, nagkakaroon po ng disunity. Why? My wall. Nagaganap kasi pagalingan, ang nalilip up pangalan ng church, ang nalilip up dami ng membro sa church, ang nalilip up yung galing lang sa head knowledge. No. Ang importante po sa church, we have to lift up the name of Jesus. The author and perfecter of our faith, mga kapatid. Hindi pa pwedeng yung church namin ganito, maganda, malaki, maraming membro. Sarili mo yung nililip up mo. Pangalan lang ng church. Pero once nang binandila mo sa iyong buhay ang pangalan ni Jesus, automatic yan, 100%. Saan ka man magpunta, mga kapatid, hindi kanya pababayaan. Nandyan lagi yung paggabay niya sa iyo. Hindi ka matitinag.
Pumunta ka man ng Pinas sa mga magbabakasyon po, mga kapatid. We are so blessed. Glory to God sa mga buhay niyo po. Talagang yung total change na naranasan niyo po rito sa Riyadh sa pamamagitan ng ministeryo ni Lord sa church, kailangan po, we have to practice it. Dalhin natin sa Pilipinas yung apoy. Kung ano yung apoy na naranasan po natin dito, mga kapatid, ibahagi din natin sa ating mga pamilya pag-uwi natin. Importante po doon na i-share mo. Trabaho na ni Lord kung paano sila magkaroon ng pagbabago. Wala po tayong karapatan na baguhin ang kapwa natin sa mga kapatid. No. Kahit kayo po, mga kapatid, kahit ikaw, Kuya Rustom, wala po akong karapatan na baguhin ko yung pag-uugali mo. Ang may karapatan lang para mabago ang buhay ng isang tao ay ang Panginoong Hesus. Importante ito doon, nasa sayo mismo. Yung pagbabago. Kahit gaano man yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, kung hindi rin tumaytanim sa puso mo, no change, walang pagbabago. Importante po, ikaw mismo magbago para yung salita ng Diyos tumanim sa buhay mo at magkakaroon po ng total change. Amen, mga kapatid. Glory to God. Number 6, mga kapatid. Results is us becoming a bitter person. Ito po yung resulta. Ito po yung bitter person. Ito po yung, ano pa sa Tagalog yung bitter? Ganap na pagkatao. So, glory to God, mga kapatid. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Yung tunay na pagbabago. Bitter, sabi ko, matigas, no? Anabot! better. Amen. Better person. Kailangan po magkaroon po tayo ng ganap na pagkatao. Amen. Di ba ba? Ganito po, mga kapatid. Amen in Jesus' name. Amen in Jesus' name. Pag-amen po, kuha ka ng partner mo, harapan mo siya, eye to eye. Ito po, talagang by faith, mga kapatid. Pag-amen, nagaganap sa buhay mo. Pag-amen. Pag hindi nagaganap sa buhay mo, mga kapatid, in Jesus' name, there's a power in the name of Jesus. May babanggitin po akong word, mga kapatid. Ito po, totohanan, walang biro-biro. Si Lord po hindi nagbibiro, mga kapatid. Totoo po siyang Diyos. Totoo po siyang Diyos, mga kapatid. Pag-amen po, nagaganap sa buhay mo yung word na yon. Harapin mo siya, eye to eye. Pag nagaganap, amen ha. Pag hindi nagaganap, be honest po tayo, mga kapatid. Alam ni Lord yung puso natin. Kung ikaw ba ay totoo. O sige, ready? Kinder. Kinder. Kind. Amen. Amen. Praise God. Ito na. Titingnan nga kung sino yung maraming amen. Amen. Umi-amen na agad eh. More patience. Sigurado kayo, mga kapatid, yung nag-amen, nagaganap yan, ha? Baka yung iba, hindi. Mainipin. Pag hindi nagaganap, in Jesus' name. Amen, mga kapatid. Ano ba? Pangatlo, forgiving. Praise God. May narinig po ako in Jesus' name. Mayroon pang hindi nagpatawad. Praise God. Narinig ni Lord yun, mga kapatid. Glory to God. Pang-apat, ito marami po. Iwan ko lang kung amen in Jesus' name. Helpful. Amen. Praise God. Lahat tayo matulungin. Amen po. Panglima, hardworking excellence. Ha? Parang wala na akong narinig. Hardworking excellence. Narinig po ni Lord yun, ha, mga kapatid. Hardworking excellence. Mapunyagi sa pagpapagawa ng pagsasagawa ng bagay. Hardworking. So, ito po yung pang-anim, mga kapatid. Sumigaw ng amen o kaya in Jesus' name pag hindi po na nagaganap sa kanyang buhay. Ayan ko nga kung sino yung sasagot ng amen sa kanyang Jesus' name nito.
Hopeful. Ah, praise God. Hopeful. Talagang napakabuti ni Lord. May kalayaan. And we believe the best are yet to come, mga kapatid. Naniniwala po tayo the best sa bawat kumpes ng ating mga labi with the amen and in Jesus' name, we believe the best are yet to come. So, ang panghuli po, mga kapatid, making us realize that there is a greater purpose. Ito na po yun. Balik po tayo sa teksto, mga kapatid. Greater purpose. Ang Panginoon, may greater purpose pala si Lord sa bawat isa sa atin. We have to realize that the Word of God that we have read from the book of 2 Timothy chapter 1, verse 19 has a greater purpose in our life. May malaking purpose po pala ang Lord sa salita niya. Ito po yung nasa Romans 8:28, mga kapatid. Supporting verse po ng 2 Timothy, Romans 8:28, kuya. Ito po yun. You have to realize na sa pagkikinig natin ng kanyang salita, there's a total change. This is the greater purpose of God to us for this day. Amen, mga kapatid. Yan po. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Nagkakalakip pa. Join together, pray together, praise together, stays forever. Amen, mga kapatid. Join together, pray together, praise together, stays forever. Amen, mga kapatid. Sa makatuwid bagay, niya ang mga tinawag niya, alinsunod sa kaniyang nasa. You have to change us by God for the greater glory. And I believe, itong salita niya na ito, mga kapatid, marami po tayong natutunan, glory to God. Salamat po sa mga nakarinig ng salita ng Diyos. And I pray to the Lord na paglabas po natin dito, mga kapatid, we have the total change in our life, especially sa ating spiritual, na hindi na po tayo katulad ng dati. With this means to say, tayo na po yung nag-aapoy na ang apoy na ito, paglabas natin, marami po tayong mababahaginan ng apoy. At sila rin mismo ay mag-apoy. Kasi tayo nung una, baga lang. Habang tayo ay nakikinig ng salita ni Lord, baga lang po yun, unti-unti po tayong napapaypayan. Ano po ba pag pinaypayan mo yung baga? Liliyap, aapoy. Ganun po doon. So, glory to God po sa salita niya. Pagpalain niya po ang bawat isa sa araw na ito. Praise the Lord. Palakpakan po natin, Panginoon. Well said. Praise God. Back to our text. Kunti lang po. Sa English po. Paki lang po. Thank you. Amen. Sabi ng Lord, who has saved us and called us with an holy calling. Not according to our works, but according to our own purpose, to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Amen. Who has called us, who has saved us. Amen. Sinasabi ni Kuya Jun kanina, total change. The total change will not start unless Jesus will start your life. Amen. Hindi mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay natin ang God, si Kristo, ay wala sa atin. That is why the first thing God has done to our life is to call us. Hanggat hindi ka nagbabalik loob sa Diyos, walang mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay natin. That is why Jesus is calling us, come back. Balik ka sa akin, who have saved us and called us with a holy calling. Holy calling means banal na panawagan. Kung paano ipinakita ng Panginoon sa buhay natin na hindi kayang gawin ang kahit sino man tao ang ginawa niya. And that is a holy calling. Amen? Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, nagagawa mo because of Him. And that is holy calling. Amen? Holy means banal, lagpas sa pangkaraniwan na gagawa ng tao. Amen? Hindi nakagawa ng pangkaraniwan tao, pero ikaw nakagawa sapagkat you have the holy calling from God. Amen? Everything started with Jesus. Nothing is started without Jesus. Amen? Sabi ng John 1,
verses 1 to 5, ipinakita ng Panginoon kung sino siya, ano siya, paano ang mundo kung wala siya. Amen? At lahat ay ginawa alang-alang sa Kanya. Siya ang gumawa. Amen? Sabi ng Lord, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Amen? Doon pa lamang ipinakita ng Panginoon na sa umpisa pa lamang ay siya na. Amen? And He was in the beginning with God. That is why the Holy Trinity nandoon na, mga kapatid, simula pa. Wala pa yung mundo, nandoon na sila. Amen? All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness was overcome it. Or, the Word has not entertained it. The Word has not recognized it. Dahil po, marami po, mga kapatid. Na-discuss natin last week about the light. Amen? So, ipinapakita ng Panginoon sa buhay natin na wala po mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay natin hanggat siya ang mag-uumpisa sa buhay natin. Kung hindi ka mag-uumpisa sa Kanya, wala ang pag-uumpisa ang buhay natin, mga kapatid. Amen? Hindi po pwedeng mangyari at yun po ay karanasan natin. Ito po ay naganap na sa buhay natin, mga kapatid. Nasubukan na natin ito, naranasan na ng bawat isa na nung wala si Kristo, kahit anong gawin natin na pagbabago, sikapin mo man, sige, tanggalin mo yan. Marami kang tinatanggal sa buhay mo. Sa sarili mo lamang, babalik at babalik pa rin. Amen? Pero nung ikaw ay nagsimula na lumapit sa Panginoon, magbalik loob sa Kanya, at niyaan mo si Lord na mag-umpisa ng buhay mo, yun po yung pasimula ng pagbabago, tunay na pagbabago ng buhay natin. Amen? That is why, back to our text, ipinakita ng Panginoon sa buhay natin kung anong panawagan ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Alalahanin natin, mga kapatid, this is the beginning, this is the start of our new life with Christ. The new life will always start with Christ. Amen? Amen. Ito po yung nais ng Lord. Kaya nga, yung bagong buhay nagsimula sa pamamagitan niya nung tinanggap natin siya, mga kapatid. Ipinagkalusan, ito po yung simula ng pagbabago ng buhay natin. Amen. Sabi ng Ephesians 2, wag na po. Verse 8 and 9, salvation is by the grace of God through our faith. Amen. Through our faith in Jesus Christ. Not good works. Marami pong nagsikap, kabaitan, apaggawang gawa, lahat ginawa nila. Pero wala pong napala yung mga ganong bagay. Unless ang Panginoon ay nasa kanila at gumawa sila at isuko nila kung anong mayroon sila. Then mag-uumpisa ang tunay na pagbabago sa buhay nila. Amen? Pag wala yung mga kapatid, never na mangyayari po yung tunay na pagbabago sa buhay natin. But according to His purpose, on purpose and grace, was given us in Christ Jesus before the world began. Before the world began. Bago maganap o mangyari ang magkaroon ng mundo, ito na po ay pre-plan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Baga sa ano, mga kapatid, kung gusto mong magpatayo ng bahay, sabi ng Lucas, umupo ka muna, pag-usapan nyo, prepare the blueprint, prepare everything, and then do it. Amen? Otherwise, pagtatawanan ka lang ng tao, nagtatayo ng bahay, matapos. Nag-uumpisa siya ng gano'n, wala namang katapusan, wala namang kitang outcome or result. Amen? So, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Pa lamang, tinuturo na tayo ng Panginoon kung paano tayo magplano ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Tulad ng Panginoon, na plano bago mangyari. Amen? Na plano niya. Amen? Kaya yung buhay natin, mga kapatid, na plano ng Panginoon yan. Amen? Ang bawat nangyayari sa atin, mayroon pong kadahilanan, mayroon pong layunin, mayroon pong purpose, sapagkat yun po yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya nga, before the world began, may kanta doon eh.
Nothing, began. Ito yun, kinakalaman na. Naawa, ano, inawit na makamundo kasi yun eh. Amen? Pero we will word it to you. Amen? Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So, ito po yung pinapakita ng buhay ng Panginoon sa buhay natin na bago mangyari ang lahat o bago lumantad, bago magsagawa, ay alam na ng Panginoon yung mangyayari. Amen? Tulad lang sa ating mga kapatid. Sabi na sa Psalm 51 verse 5, surely, nandito ka pa lamang, sinapupunan ng nanay mo, ay patid po na ang plano ko sa iyo, sabi ng Lord. Amen? So all we need to do, mga kapatid, ay sumunod lang sa Kanya para magkaroon ng kaganapan, makita mo yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Back to our text, pinapakita ng Panginoon ito, but is now made manifest by the appearance of our Lord Jesus Christ, who has abolished death and has brought life for child to light to the gospel. Amen? And it is made manifest by the appearing of the Lord Jesus Christ. Lahat ng ito, mga kapatid, hindi na unawaan ang mundo, bagamat ginawa ng Diyos, hindi na unawaan. Kaya nga, ang pagsunod nila ay pakita. Amen? Ang pagsunod nila ay hindi po talagang totoo. Amen? Susunod sila ngayon dahil nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero pag si Lord ay lumayo ng konti lang, nagkakasala na sila. Amen? Pero ito po yung nais sa buhay natin. Siya po ay nagkatawang tao, but is now made manifest by the appearing of our Lord Jesus Christ. The appearing of the Lord Jesus Christ. Ang Diyos ang magitan ni Kristo para ipakita niya. It will made manifest to all of us. Maghahalimbawa siya, ipapakita niya kung ano yung buhay, kung ano yung pagkikipagrelasyon sa Diyos, kung ano yung pakinunumbalik sa Diyos, kung ano yung dapat natin gawin dito sa mundo. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen? Without this, without Jesus, hindi mo kaya sundan ang Panginoon, ang Diyos. Amen? Kaya ipinakita niya ito. Katawang tao siya para ipakita. At yung mga na po yung mga bunga ngayon. Amen? Sino pong gusto magkaroon din ng bunga? Tayo po mga kapatid, magkakaroon ng bunga. Amen? So tuloy-tuloy yan mga kapatid. Kaya, ating buhay mga kapatid, makikita natin. Before the world began, before the family began, before the house began, mga kapatid, liko-liko ang buhay ng pamilya. Ang bawat membro ay wala sa Panginoon. Akala nila tumatawag sila sa Panginoon, pero hindi totoo ang pakikipagrelasyon yun. Pero glory to God, nagkaroon ng kaganapan. Noong nagkaroon ng appearing, amen? Noong tayo po mga kapatid ay tumanggap sa Panginoon, nagkaroon tayo ng tamang pakikipagrelasyon sa Kanya, na-reconcile tayo sa ating Diyos, amen? Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus, nagkaroon mga kapatid ng start o beginning yung buhay sa pamilya. Amen? So, unti-unti mabubuksan po yung pamilya sa pamamagitan natin. Amen? Kung paano ang Panginoong Jesus ay napunta rito sa lupa upang umpisahan niya at ipakita ang tunay na pagbabago, ang tunay na pakikipag-relasyon back to our God, ito rin yung nais ng Lord sa buhay natin. We should appear in the presence of our family members and proclaim the gospel of salvation. Amen? Kung paano tinimulan ng Lord, tayo po yung tagapagmana, tayo rin na magkakaroon ng bunga. Amen? Sa pamamagitan ng tayo mismo, not be ashamed of the gospel of Christ. Amen? Kailangan magkaroon boldness, sabi ng Romans 1, verses 16 and 17, huwag po tayong mahiya. Amen? Tayo po ngayon ay anoint at Lord na wala nang hiya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang hiya. Amen? Sabi na Romans 1 verse 16 and 17, wala na maghayag na salita ng Diyos. Binigyan na tayo ng boldness. Amen? Binigyan na tayo ng empowerment to proclaim the good news. Amen? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Can you say that now? For I am not ashamed for the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation
to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed faith, and then the just shall live by faith. Amen. That is why we're living by faith. And we are not ashamed anymore. Amen. Ang tunay na Kristiyano, wala nang hiya. Makapal na ang mukha. Wala nang hiya. Kaya makikita mo yung dati natin mahihain. Dati natin hindi siya makapag-speak. Hiya ako eh. Amen? Pero now, when he became a Christian, true Christian, dumalo siya ng isang beses, dalawang beses, mamaya yan. Amen? Sige nga, tingnan mo ngayon katabi mo kung talagang tamimi yan. Hindi. Talagang tukatib na yan. Hindi na mahihain. Amen? Ito po yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Binabago tayo in every way. Amen? Kaya ang anayos ng Panginoon, back to our text, sabi ng Lord, because of the appearing of Christ in our life started. Amen? Nag-umpisa yung bagong buhay sa atin. Nag-umpisa sa pamamagitan ni Lord. Amen? Napakasarap naman yata yung nag-umpisa yung buhay mo, though you are already old in age. Amen? Pero spiritually, bata pa yung buhay. Di po ba, Kuya Bini? We're still very young. Amen? Amen? Yes, you have to declare. Amen? Na tayo po ay very young pa. Amen? Who has abolished death and has brought life. Kapatid, dati-dati takot tayo sa kamatayan. Amen? Ayaw nating sumabak, ayaw nating sumunod, gumawa ng ganito. Amen? Pero now, Jesus has abolished that death. Ang lahat ng tunay na Kristiyano ay wala ng kamatayan. Amen? Tayo ay sa kabilang buhay, hindi mamamatay, kundi sa kabilang buhay. Ipagpapatuloy natin ang buhay natin. That is why there is Philippians 1:21, to live is Christ, and to die is gain. Amen? And to die is gain. Mayroong kabuluhan, kapakinabangan. Amen? Kapakinabangan. Amen? Nagsumunod sa Panginoon, mayroong kang profit, mayroong kang gain. Amen? Yun po yung buhay na walang hanggan, nakasama mo ang Panginoon. Amen? That is why now, mga kapatid, ipinakita ng Lord yan sa buhay natin, na kahit anong gawin mo, kuminsan wala kang tulog, kuminsan wala kang pahinga, but you are doing it glory of God. Amen? You believe that that is a calling of God? God called you to a higher calling, a holy calling? Ginagawa mo yan? Amen? Wala kang kapaguran. Hindi ka nagsasawa. Amen? Kahit kumisan, talagang kumikirot ang kamay. Amen. Glory to God. Amen. Pero, glory to God. We can raise our hand to praise and worship the Lord. Amen. Every time we pain, when we worship the Lord, natatanggal. Sino po naniniwala? Amen. That is why God, abolishing death, abolishing sickness, abolishing illnesses, abolishing weakness and even the wickedness. Amen? Ina-abolish yan lahat niya, mga kapatid. Amen? Ito po yung appearing ng Lord sa buhay natin. When Christ is appearing in your life, meaning to say, si Lord, appear to your life when you accepted Him, nagkaroon ng total change yung buhay mo. Amen? That means now, you will go to the other people, magsashine ka. Amen? Yung ilaw magliliwanag yan because nandoon po yung ilaw, yung source. Amen? Amen? Kaya napahalaga mga kapatid, tayo ngayon na nag-appear na ang Diyos sa buhay natin, tayo rin po yung mag-appear sa mga tao, lalo-lalo sa ating Jerusalem, our first ministry, our own family. Amen? Yung asawa mo, anak mo, and then extended families. Amen? We have to show up. It's about time na maging bold tayo, hayag ng salita ng Diyos. Huwag po tayo mahiya, huwag po tayo matatakot.
Dahil wala na yun, napagtagumpayan na natin lahat yun, mga kapatid. Yung mga takot na yan, yung pagkamahiyain, wala na, mga kapatid. Amen? For the glory of God, because of the Lord, nagagawa po na, kapatid. That is why, sinasabi ng Lord, holy calling. Amen? Pag sinabi mo holy calling, hindi pangkaraniwan. Nagagawa mo lagpas pa doon sa ordinaryong nagagawa ng tao. Amen? Why? Because hindi ikaw ang kumikilos ang Lord sa pamamagitan ng banal ng Espiritu niya. Amen? Ikaw lang ay kasangkapang kagamitan para ikaw ay umakto doon sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? Kaya nga, makikita mo sa isang Kristiyano, dumalo siya na one time, two time, three time, kung talagang nasa puso niya ang Panginoon. Hindi naiiyayan. Amen? Kung may pagbabago sa buhay niya, dahil si Lord ang nagbago ng buhay niya, pupunta sa harapan at maghahayag yan. Lord, I glorify your name because you have changed me, you have transformed me. Amen? Hindi ka nahihiyan. The more ka nagko-confess ng ganon, mga kapatid, naghahayag, testify, the more ka lumalakas. The more ang kalaban ay lumalayo. Amen? At ito po yung nais ng and the key to life through the gospel. Amen? Nagkaroon na tayo, mga kapatid, ng kaliwanagan sa salita ng Diyos. Amen? Di ba, mga kapatid? Nung isinuko natin ang buhay natin, amen? And then we walk in the holiness of God, nagkaroon na tayo ng kaliwanagan sa salita ng Diyos. Amen? Every time na basahin mo ang salita ng Diyos, napakarami po na ituturo ng Diyos sa buhay natin. Amen? And this is a true confession, mga kapatid, sa buhay natin. Lahat po tayo ay nagsasabi ng ganito sapagkat nararanasan natin. Amen? Kung paano natin naranasan ang Panginoon, ito rin po, mga kapatid, ang inaiyak natin sa ating buhay. Amen? Dahil kung wala ka rin maibabahagi. Amen? If you don't have, you cannot give. If you don't experience, you cannot share. Amen? Ito po yung biblical principle ng Biblia, mga kapatid. Kung wala sa iyo, hindi ka mababahagi. Anong may babahagi mo wala sa iyo? Amen? Because of that, na naranasan mo ang Panginoon, naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. After the salvation, nais ng Panginoon na tayo po ay tumayo sa palataya, tumayo kung paano tayo, sino tayo sa harapan ng Panginoon na ligtas, iahayag natin. Kaya sabi ng Philippians 2:12, work out your own salvation. Amen? After that, na nakita ng Panginoon, na-obtain natin, nakamtan po natin yung kaligtasan, tayo naman yung magsasagawa. Amen? Kanina, you cannot earn true works. Amen? Now that you are saved, you can now able to do good works. Amen? Kasi enable ka ng banal na ito. Power, yung authority, bibigyan ka ng kakayahan, makagawa ng good works. Amen? But for salvation, that good work is nothing but useless, sabi ng Panginoon. Amen? Hindi yan ang pasaporte sa langit. Amen? Good to the eyes of the people, good to the eyes of God, if you do good work before salvation. Amen? Like Cornelius, amen? And God is appreciating it, but that is not the gate pass to heaven. Amen? Unless you submit yourself and accept Jesus in your life, then nag-uumpisa ang tunay na buhay, nagkaroon ka ng kaligtasan. After that, ang magiging bunga niyan ay magiging good work sa buhay mo. Amen? Makakagawa ka na ng good works, which is pleasing to God. And that good works is pure good work na galing sa Panginoon. Amen? It's all this time, mga kapatid. At sabi ng Lord sa Philippians 2, verses 10 to 11, ipinapakita ng Panginoon, in Philippians 2, verses 10 to 11, this is the goal of God. Before the word began, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, things in earth, and things under the earth,
that every tongue should confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Mga kapatid, before the world began, God pre-planned that every knee should bow, that every tongue should confess that Jesus is Lord. Now that you receive Jesus Christ, you have the salvation, you have knelt down before God and accepted Jesus, you accepted your own salvation from God, we should appear to the people. We should appear to our families. We should appear to our loved ones. We should appear to our friends na wala pa sa Panginoon upang sila rin ay makaranas ng kaganapan na naganap sa buhay natin. Na sila rin ay maligtas, magkaroon ng kaligtasan upang sa ganoon sila ay mapupunta doon sa langit na isasama ng Panginoon. Sino po ang naghahangat na magamit ng Panginoon sa maraming kaluluwa? Lord, you see their hands. Bless their hands, O God. Lord, you have said, O God, in Deuteronomy 28, verse 8, pinagtala mo ang aming mga kamay na sa bawat hahawakan ng aming mga kamay, totoong, Lord, na tumataas ang aming mga kamay, tinataas namin puro yung glory, at ang papagamit kami, Panginoon, gagamitin mo, Panginoon, ang aming mga kamay. And Lord, I bless this hand in the name of Jesus. Lord, and I declare promise in Deuteronomy 28 verse 8 na lahat ng hawakan ng kamay nila, Panginoon, ay yung pagpapalain. Lord, every time, Panginoon, O God, na mag-lay hands sila, Panginoon, sa mga sakit, gagaling, Panginoon. Lord, gagaling, O God, magkakaroon ng manifestation of healing, O Lord Jesus. At Lord, sabi mo, Panginoon, sa James chapter 1, verse 3, Joshua chapter 1, verse 3, anuman ang apakan ng aming mga paa, Lord, magiging pagmayari mo, Panginoon. Mo itadako ang kanilang mga paa, mga Panginoon. Lord, magiging extension ng iyong territory, Panginoon. Lord, ngayon, O God, we declare it in the name of Jesus. Ang mga paa na yan, Panginoon, O God. Lord, dadalhin mo sa mga kaluluwang ligaw, O God. At Lord, sila po, Panginoon, ay gagamitin mo upang dalhin ang mga kaluluwa na yan back to you through the church. Lord, we declare in the name of Jesus na ang kamay at paa, Panginoon, ay mga gagamitin mo yan. Salamat po, Panginoon, taro na ito. Sapagkat ang pangalan mo ay nahayag, Panginoon. Ang pangalan mo ay nadakila. Come on, let's come to the Father. To the Father. And so your gift is small. Come on. Sing broken with your heart. Hearts, broken lives. He would take them all. The power of the world. The power of so you would come before the world began. Before the world began, you were on his mind. And everything you cried is precious in his eyes. But in God's kapatid, great love, bawat patak ng luha natin, he gave his own. God even knows every drop of tears from our eyes. Every time we kneel down and cry to God, God is so faithful. God is so faithful.
you've done. Our prayers could make it close the door. Because of His great love, yes, Lord, He gave His only Son. Come on, sing it like a prayer. Everything was done so You would come. Alalahanin natin sa bawat patang ng luha natin. Batid ng Diyos, bilang Niya ang bawat patang ng luha natin. Ano man ang hilingin mo, ayon sa iyong kayaman, ipagkakalog ng Panginoon. Come on, as they stand in Your the world, the David, power of His come on, over unto right now. So ano man yung alalahanin mo, ano man kahilingan mo ngayon, ngayon din na ipagkakalog ng Panginoon. Power of the world, the power of His love, everything was done so You would come. Come to the Father, all Your gift is small. Broken hearts, broken lives, so You would come. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. God says, as we read, why? In Philippians 2 verse 10 and 11, that every knee will bow, that every tongue should confess that Jesus is Lord. Every time we confess that Jesus is Lord, every time that we confess Jesus is Lord, the hand of God is moving. The hand of God is moving. That hand which is moving is bringing healing, is bringing deliverance, is bringing comfort, is bringing answers to our prayer. If only you believe Jesus, in the name of Jesus, there is always a power. In the name of Jesus. Oh, Jesus! Come on, Jesus! Hallelujah! Oh, hallelujah, Lord Jesus! Let Your people, Lord, confess Your name, proclaim Your name, declare Your name, that in the name of Jesus there is power, that in the name of Jesus there is healing, that in the name of Jesus there is deliverance, that in the name of Jesus there is blessing, that in the name of Jesus there is power, that in the name of Jesus there is anointing. Lord, batid Niyo ang aming mga kalagayan. Batid Niyo ang ninanais ng aming puso. Batid Niyo, Panginoon, ang bawat pangangailangan namin. Hindi kayo magkukulang, Panginoon. Nais Mo sa buhay namin na tumayo kami sa aming pananampalataya. And we will always, O God, declare Your name. Mention Your name, proclaim Your name. And we will praise Your name. We will glorify Your name above all things. Truly, O God, there is power in the name of Jesus. There is power in the Word. That Word is Jesus. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on, Jesus. All we need is Jesus. Come on. Hallelujah.
Kayo ang kailangan din na ng iba. Kayo ang aming unahin upang aming mga pangangailangan ay iyong ugay katagpuin. We all need Jesus. Lord, everyone will say, I need Jesus. Oh Lord, I need you. Right now, Lord. May mga kahilingan kami. Sino may mga kahilingan sa oras na ito? Amen. Do you believe in the name of Jesus? That He is an answering God? Amen. He will answer you. Come on, we just worship Him. With all our hearts, with all our mind, with all our soul. Jesus, let's proclaim the name of Jesus right now. You alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. You are all-powerful God. Salamat, Panginoon. Katagpuin niyo, Panginoon, ang pangangailangan niyo, mga anak, sa oras na ito, Panginoon. Pour out Thy Spirit unto us, Lord, right now. Turuan mo kami manalangin. Turuan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo. Tulungan mo kayo, Panginoon, O God, na magpakumbaba, magpasahabob sa iyo. Tulungan mo kami maniwala sa iyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Na Lord, hindi kami mahagaw ng kalaban. That we will never give a cup and even an ends, O God, to the enemy. But Lord, Ikaw lamang ang mananaig sa buhay namin. Come on, say Jesus. If you want Jesus, say Jesus. Oh, hallelujah. You know, whenever you confess Jesus is Lord, something is happening to your life. Every time you confess the name of Jesus, something great is happening to your life. Yes, Lord, You're all I need. Is that Jesus? You are everything to me. You're everything to me, Lord Jesus. We're singing this song unto Jesus. Forget about yourself. Forget about your circumstances. Forget about everything, but focus on Jesus alone. And I declare in the name of Jesus, after we worship God today, your problem will be gone. Your sickness will be healed. In the power and the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Let's worship Him wholeheartedly. Jesus. Come on, say Jesus. You're all powerful, Jesus. Believe that when we say Jesus, God's hand is working. Thank you.
umpisan mo ang buhay namin, Panginoon. Umpisan mo kami sa araw na ito, Panginoon. Umpisan mo, Panginoon, ang buhay namin. Sapagkat pag ikaw ang nag-umpisa ng buhay namin, Panginoon, kaya namin gawin ang mga bagay, Panginoon, na hindi pa kaya ng iba. Pagkat, Lord, kalubos sa amin ang isang matagumpay na buhay. Pinagpala mo ang buhay namin upang maging pagpapala sa iba. Nagagamitin mo, Panginoon, ang aming mga buhay sa maraming kaluluwa na nangangailangan. Nangangailangan na parunumbalik sa iyo. Nangangailangan ng kaligtasan. Nangangailangan ng kagalingan. Nangangailangan, Panginoon, ng tamang relasyon. Gamitin mo, Panginoon, ang ngayong mga buhay. Umpisaan mo, Panginoon, ang buhay namin. Na lahat kami, Panginoon, sama-sama, Panginoon. The Lord, sumunod sa iyo. Jesus, your love is all I need. Come on, just say Jesus. Mabubuhay kami na may kapangyarihan.
matitinag. Hindi kami, Panginoon, maagaw ng kalaban. Kami, Panginoon, ay hinirang mo na may taglay na kapangyarihan sapagkat Ikaw, Panginoon, ang kasama namin sa lahat ng sandali, sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa amin. And we will declare that the Lord is everything to us. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Mula ngayon, at magpakailanman, Ikaw ang lahat sa ang tunay na lang ang Diyos. Hindi ordinary ang Kanyang buhay. Ang tunay na lang ang Diyos ay mayroong kapangyarihan. Dito mahayag ang Panginoon sa buhay natin. Hindi kayo ordinary. Hindi tayo ordinary. Tayo ay extraordinary. We live in an extraordinary life. We speak, we talk, we think, we act beyond, beyond the ordinary things. Believe, if Jesus is with you, in you, and upon you, you will live powerfully. You will live mightily. You will live effectively. And whenever you raise your hand, you raise your hand right now. I bless it and anoint it in the name of Jesus. Every time that we lay on our hands, there will be a manifestation of blessing. There will be a manifestation of power. There will be a manifestation of anointing. And this is the word of God in our life. This is the work of God. Don't ever close your hand, but raise your hand if you believe in God. A true worshiper raises their hand because whenever we raise his hand, we are honoring God. We are receiving his power. We are receiving his anointing. Every time God speaks, you will receive, and the blessing of God and the blessing will flow through your head. Pagpindig ng puso, magpapalakas.
Magtatanghal sa dakilang Panginoon. Lahat na tumanggap ng kapangyarihan